Hello mga bro, welcome pong muli sa ating munting channel. At mayroon po tayo ngayong gagawin na isang amplifier speaker. Yan, DB Audio mga bro. Yan, kung mapapansin nyo, medyo luma na siya mga bro. Yan o. Oh. At kalas-kalas na siya mga bro. Yan. Nung dinala kasi yan dito mga bro, talagang ganyan na yan. Kalas-kalas na siya mga bro. Ang sabi kasi nito, Mer, sinubukan daw i-repair nung kanyang anak. Kasi nag-aral naman daw ng electronics. So, bagong graduate daw ng electronics. At yung problema daw nito, yung maugong yung kanyang tunog. Yan. Pero yung nangyari, nawala daw yung display dito sa ano, dito sa kanyang Bluetooth, nawala. Dahil daw linilis, yan, nalaglag daw ito. Nalaglag itong, yan, pinaka-crystal, yan. Linilinis niya, nalaglag siguro mga bro. Kinalawang yung ating itong crystal, tapos nung lilinis niya, nalaglag na. So, nung malaglag daw yan, nawalan na to ng power, ito. Nawalan na ng display. So, wala daw makuhang ganun kasi wala daw number. Wala daw number ito. Yan. Talagang wala nga siyang number mga bro, di nga makita yung number eh. Yan. Sabi niya kung magagawan ko raw ng paraan at maibalik doon sa dati. Sabi ko naman, subukan po natin kung kaya pa natin gawan ng paraan. Dahil yung problema mga daw nito ay maugong lang yung tunog. Umuugong siya. Pero tumutunog siya, may ugong lang. So, yun po yung susolusyonan natin ngayon, mga bro. Kung may babalik pa natin sa dati itong amplifier speaker na to. So, gawin natin to, mga bro. Samahan nyo ko. At, sana ay magawa natin ito. Pero bago yan mga bro, pasalamatan muna natin yung ating mga kasamang tip na sumusuporta sa ating munting channel. Mga bro, maraming salamat sa inyo. At kung napadaan kayo sa aking munting channel, ay mag-subscribe po kayo. At hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Okay mga bro, ang unang gagawin natin dito, ito. Kukuha tayo ng crystal at papalitan natin to. Medyo maikli na kasi yung pa, mahirap na yan ihinang. So yung gagawin natin, susubukan natin yung mga nakikita natin dun sa mga CRT board, yung mga China TV, mayroon nito. Itatry natin kung pwede yun, mga bro. So, okay. Kuha lang tayo ng ganun, mga bro, at ikakabit natin. 2,000 years later. So, ito na, mga bro. Mayroon tayo ditong pambalit. Nakakakahoy na tayo doon sa ating mga CRT. Yan. Susubukan natin to kung magpa-power ba yan, magde-display na ba yung Bluetooth na yan. So, ikabit ko lang mga bro. Ikabit ko lang.
na siya mga bro, na ikabit na natin yung pinaka crystal niya. So tingnan natin kung mabubuhay na yung magkaka-display na itong Bluetooth module natin. Ikabit lang natin tong ano, mga supply niya. Yan. Tapos try natin isaksak. Lagyan natin. Naku, umuugo nga mga bro. Yun. Mayroon na nga siyang display. Pero kung mapapansin nyo mga bro, medyo umuugo nga siya mga bro. Umuugong. So bukan nating patunogin mga bro kung tumutunog nga. Tumutunog naman siya mga bro, pero kung pakinggan nyo may mayroong humming talaga. Oh. Umuugong yung kanyang pinaka speaker, mayroong ugong talaga na kaunti. So, yan pa yung aalamin natin mga bro. Kung ano pa yung problema niyan. Tingnan natin yan mga bro kung bakit. Baklasin ko muna yung nandun sa ano, mga baklasin ko yung mga tornilyo dito. Yan yung mga tornilyo na yan mga bro, baklasin ko yan para makita natin yung pinaka board nya. Kasi parang yung capacitor nya ano na, parang may mga kalawang na rin. Tingnan natin yung mga kalawang dyan. Tapos yung mga potentiometer na yan, linisin natin para maalis yung hugong na yan mga bro. So okay mga bro, baklasin ko muna. A few inches later. So ayan na siya mga bro, nakalas na natin doon sa pagkakabit niya. So tingnan natin, alisin natin yung pinaka tornilyo niya. Medyo may mga kalawang na nga siya mga bro. Ayan. Ayan, kung mapansin nyo dito sa lugar na to, kalawangin na siya. So lilinisin natin yan mga bro. Pati ito, linisin din natin yan ng WD-40. Mayroon tayo dyan. So okay mga bro, linisin ko muna yan. Okay mga bro, so para medyo okay pa naman yung mga ibang parts nya, maliban lang dito sa isang resistor na to na medyo kinalawang na siya mga bro. Yan,
Kinalawang na siya, naputol na yung paa. So, yan lang papalitan natin. Dito yan sa may... Ayan. Dito. Dito sa may ano. Yan yung lugar na yan, mga bro. Yan. Yun, doon. Yun, yung... Yan, yung resistor na yan dyan. Naputol na siya. So, papalitan natin yan, mga bro. Pero, bago yan, linisin muna natin siya ng WD-40 para maalis yung mga kaunti pang kalawang. Pero, okay pa naman, mga bro, yung kanyang ano, yung kanyang mga parts. Maliban lang doon, saka iti-check din natin yung capacitor na yun, no? Yung pinaka-filter niya. Kasi iba na yung itsura niya, musin na, samantalang itong isa malinis, yung isa musin na. So check natin yan, mga bro. Okay, mga bro, ito na siya, mga bro, nalinis na natin yung kanyang circuit. So napalitan na rin natin yung resistor na yan, yung kinalawang kanina. At na-check na rin natin yung dalawang filter na yan. Okay pa naman siya, mga bro. So, nalinis na rin natin yung mga potentiometer na yan. At susubukan na lang natin kung may nagbago pa doon sa ano natin. Nawala na yung pinaka... ugong niya. So try natin 'to, mga bro, kung okay na ba siya. So kabit natin 'tong ano at i-try natin. Yan dito. Tapos yung pinaka-supply niya. Ito. Yan. Tapos ito. Ito yung yan. So try natin, plug in natin, mga bro. Yan. Yun, nawala na, mga bro, okay na. Hindi na siya nag humming. So try natin. Check this out. Okay na siya, mga bro. Nakuha pa natin sa linis lang, mga bro. Ayos na yung tunog niya. So, ang gagawin natin, babalik na lang natin siya sa dati. A-assemble na natin siya, mga bro. Assemble ko lang. Simple na to. Okay, mga bro, na i-assemble na natin at napalitan na rin natin yung mga sira doon sa ano.
sa pinaka main amplifier niya, ito 'yon. Yung resistor na 'yan saka ito. Yung crystal niya doon sa may Bluetooth module. So, pero meron pa pala siyang problema mga bro. Itong kanyang volume sumusubra na pala yung ano nito. Ikot. Yan. Continuous na yung ikot niya mga bro. So, papalitan na rin natin ito mga bro. Hanap lang tayo ng pampalit dyan mga bro. Kalasin lang natin yan. Tapos hanap tayo ng pampalit. Hindi natin napansin yun kanina mga bro. Kanina kasi medyo kala natin okay pa pero sumusubra na pala yung ano niya. Wala na siyang stopper doon sa loob. Mahina na humigop itong panghigop ko ah. Ayan na siya mga bro. Hanapan ko lang siya ng pamalit. A lot of boring math later. Okay mga bro, wala tayong makuha na ganitong forma mga bro. So i-convert na lang natin. Ito na yung gagamitin natin mga bro. Tapos magwa-wiring na lang tayo. Iwa-wiring na lang natin yung nasa taas. Kabit na natin to mga bro. So, yan. Medyo maikli pa yung paa. So, abot naman.
Okay na. So, try natin. Try natin mga bro. Mga bro, okay na siya mga bro. Lakas. Okay na siya mga bro. Okay. Ano na lang natin? Iaayos. At para sa final testing mga bro. Ayan. Para sa final testing natin. Okay mga bro. Kung napadaan kayo sa ating munting channel mga bro, mag-subscribe kayo at pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. So hanggang dito na lang ang ating video mga bro. Hanggang sa muli. At kung nagustuhan nyo yung ating video mga bro ay mag-like kayo, mag-comment at i-share po ninyo. Okay mga bro, see you next time. Ayos na ayos. Okay.